Dito sa Mars. Dito sa Mars. Good morning, mga Mars! Nako, Mars, this is it! Yes! Oras na para mag-vault in ang mga Mars sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at pati na rin sa buong kalawakan para sa isang masayang umaga dito sa Mars Pamor! Humanda na rin sa pagdating ng mga bisita natin, Mars! This is it, Mars! Yes, at saka first time na wala tayo dito sa ating monitor. Yes. Flash silang dalawa. Correct, that's right. Diba? Mula sa pinakaabangang GMA 7th adaptation ng classic Japanese anime, Mars! Flex ko lang! Kahit mga bad guys sila sa Voltes 5 Legacy, mabait sila ngayon dito sa Mars Pamor. Sana naman, diba, oh. Mars? Ang saklap naman nung hindi pa rin sila mabait. Kaya tawagin na natin sila, please welcome ang gaganap bilang Bozanian scientist na si Zoe Epikizon at ang gaganap bilang Prinsipe Zardos Martin Del Rosario! Woohoo! Hello guys! Parang natatakot na ako kay Martin, wala pa man Mars. Ano? Yung pagpasok niya parang ala Prinsipe ano na. Oh, actually kailangan yung character sila kasi ganun sila babate. Oo okay, nga, oh, sige. Please, ikaw muna Martin. In character as Prince Zardos. Magandang araw sa inyo mga Tagalupa. Ikinagagala ko po yung makilala ulit, mga Mars. Handa na ba kayo sa aming pananako? Prinsipe Zardos, babatiin ko ba itong mga walang kwentang mga Tagalupang ito? O pasasabugin ko na lang sila gamit ang ating Beast Fighter? I love it! And this is why so excited. They deserve the role that they have. Yeah. Inaral yung character na yon bago gawin talaga sa totoong life. So exciting. We have our winners. Exactly. At eto na sila. Deserve naman talaga. At yung mga naghihintay, Mars, sulit ang paghihintay. Kasi grabe din ata yung kanilang paghahanda for this show, no? So, eto na nga, isa sa mga bagong natutunan ni Pars Epi nitong pandemic ay ang pagluluto. Did you just learn how to cook or magluluto ka naman na talaga? Nagluluto talaga ako. I mean, I got that from my mom. I mean, usually when my mom cooks, kasi yung pinaka-bonding namin, especially when I go to the States, no, where she is, pag nagluluto siya, nanonood ako sa pagluluto niya. Ngayon, yung pandemic, talagang tumatawag ako sa kanya, Mami, paano mo niluluto to? Paano? So, technically, nanonood ako ng mga food channels, diba? Mga cooking shows. And wala lang, nahiligan ko lang talaga. Hanggang nahihirapan na akong kumain sa labas kasi parang mas masarap yung niluluto ko. Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa nagluluto. Sinasabi ko lang, yung niluluto ko kasi, yun na yung kinasanayan ng dila ko, di ba? I think pwede tayo mag-expect. Correct. Masarap yung ihahanda rin. Kasi mukha namang very, ano. Parang sigurado si Mars Epi sa cooking skills niya, Mars. At excited ako. Well, parang nandito lang kami kanina. Oo, pero ngayon parang tumaas. Well, hindi ko to... Ay, wala. Wala ako sa kusina. Mag-explain. sa luto ko mag-explain, Mars. Dahil pagluluto na tayo ng sukiyaki ginger beef dito sa Mars. Masarap. Let's go! Okay, Pars Epi, masyado na kaming na-excite sa iyong cooking skills. Di ba, Mars? Mo na kaming grabe yung build-up. Hindi ko kusina to, ha, kaya... Ay, hindi! Walang ganyan-ganyan. Ay, nako, anyway. I'm excited to eat. So, okay. What am I gonna do first is lalasingin natin yung beef. Okay. Malinis ang kamay ko, don't worry, nagigas ako. Yeah, lalasingin natin yung beef with rice wine and kikoman. Rice wine, okay. So may marinade na magaganap. Oo, yan yung... Let it soak. Okay. And, okay. So has to be Japanese soy sauce. Japanese soy sauce. Yeah, kasi okay. Yun yung... What's the difference? It's the sweetness of the soy. At saka parang it's not as salty as regular as our soy sauce. Yung sa atin kasi talagang maalat yung inaano, di ba? Ito may konting tamis na... Tsaka nalalasahan mo yung pagka-soy niya talaga. Yeah. Medyo malalaman mo yung difference kung Pinoy soy sauce o Japanese soy sauce yung ginamit.
malalaman mo pag medyo nalasing na siya, pag medyo hindi na ganun karami yung ano. Hindi na ganun karami yung... Okay, na-absorb na. Na-absorb na siya. Okay. So now... okay, let me help you with this, Pars. So now we're just gonna caramelize our bed. So... oil, konting oil. Parang masyadong malakas ang aking mantika. Ang aking... So basically, you just put the bell pepper, green bell pepper. Okay. So anong oil yung nilagay white mo, Pars? Ha? Regular oil. Olive oil talaga nilagay mo. Okay, okay. So and then you white don't have onion to use the extra pepper. Version. You can use the... ano ba? Pomas? Or the pure, di ba? So, pag medyo nag-caramelize na yung white onions. Iba rin, Mark, yung amoy ng onion and bell pepper, no? Iba. Okay na siya, lipat na natin siya. Okay. So, ganun lang kasimple. Oo, asa, iba-iba talaga yung skills niyo, Mars. Suyo! yan, medyo nag-soak na yung ano, scallop okay. lang natin. Now, add a little not too much kasi beef yung ginagamit natin mataba na talaga yung beef, di ba? So... wow, what's that sizzle? Hi! Grabe, parang buhay Mars kapag natin... Wow! Wow, ang saya panoorin! Diba? Ito yung sinasabi ng mga millennials na satisfying to watch Mars. Sa mga niluluto mo, Epi, ano ba yung favorite mo? Tacos. Is that your go-to ano dish kapag may gusto kang kainin, you make when tacos? When I crave, tacos talaga ako. Eh, ni Misha. Ha? Ni Misha. Your daughter. Si Misha, spaghetti. Pasta steak. Naman. Steak and spaghetti. Mga anak ko, steak and spaghetti. Ikaw, Martin, nagluluto ka ba? Prince Zardos, ikaw ba ay marunong magluto? Parang sa kain part ako eh. Talagang hanggang sa real life, pinagsisilbihan tong si Prince Zardos. Hindi yun na lang. Sa anong favorite mong kainin? Ayan. Hilig ako sa Italian. Pasta. Pasta, salad, pizza. Okay. Yo, so could I add mirin? Sweet-sweet lang yung mirin. Drizzle-drizzle lang. Yun lang, tapos konting soy sauce. Pero ka bang diet na sinusundan, Martin? Ngayon, wala. No rice lang. No rice. Pero normal yung kain ko, even junk food. Pero pagdating after dinner, wala na. Kaya out na rin, dinner ako ng 8. Wala nang mga chocolates and chips habang nag-Netflix. Okay. Wala nang snacking. Dati kasi ganun eh, di ba? Pag nag-Netflix, sarap ng chocolate, ng chips, lahat, di ba? Sarap na kain ng panunood eh. Yan, yung iba kasi nasusunog na. Dito ako, Mars, kasi dito yung ano, yung siyo. Kasi dyan yung plating, Mars. Papunta kasi, dito yung finished product. Finished product. Dito lang. Uy, masarap yan, Pars. I want it a bit, yung mga nasunog lang na part kasi. Kakainin namin yan, Kakainin namin yan, Pars. We like it toasted. Ang importante, luto mo pang ito kasi baka mabitin pa kami dito. Oo, oh, kailangan mo palutuin, Pars, yung ibang beef. Habang niluluto mo yan, tell us more about Voltes 5, sir. Kabusting prep for the show? Actually, ako, what's good about what we're doing with Voltes 5 is natuwa ako sa cast namin. Ang galing ng cast namin. Ang galing ng pagpili na nila Direct Mark ng cast ng Voltes 5. Mm-hmm. Okay. Ikaw, Martin, how has the taping been for Voltes? Same. Actually, ako, yung una kasi mag-a-adjust ka pa eh. Yung tama yun, pinag-usapan namin yung pinag-a-adjust happy. Yung rapport ba, yung sa simula mag-a-adjust pa lang kayo eh. Pero bandang huli, parang daling-dali na tayo sa mga eksena, nakakarami na kami. Mga first days, parang minsan 3 scenes na nakukunan namin. Kasi parang nag-a-adjust pa lahat. Okay. Pero ba nang dulo, parang, kaya na natin. Kapag nagamay mo na yung role mo, yung character mo, kung paano siya magsalita. Tapos syempre kayo as a cast. Parang napakasimple ng dish na to. Parang Pars Martin, kung ikaw hindi ka pa nagluluto, this is a good dish to try on your first time. Yun nga yung nasa-isip ko kanina. Sabi ko, madali nga lang. Madali, di ba? Sabi ko, pwede kong gawin to sa condo. Di ba? Ito lang yung pan na ginamit, oh. One pan dish One pan. Pa siya. And
And finally, Mars! Let's try it! This is what we've been waiting for! Sorry, niready ko na yung akin, ha? Get more ginger, ha? So excited to try it. Hindi ako rin. Para malaman ko kung tama pa yung ginawa ko. Oh, kasi parang wala ka rin tikim-tikim. In fairness, first time mo rin titikman yung luto mo. Actually, kumurot ako kanina. Ano? Okay ba? Sarap. Grabe. Sarap to with rice pa. Sana may kanin. Sarap. Ngayon, nag-gets ko na how yung mirin balances the alat. Diba? Mm-mm. And why you have to get it drunk with ano? With the rice wine. And the soy sauce. Okay, and then the bell pepper and the white onion balances out the... Yes! Tsaka iba din yung sariwang luya, Mars, ha? Iba din siya, ha? Our rice is perfect. Wala nga pa yung kanin, but perfect yung bed of the... Yung gulay, yeah. Thanks, Mars Epi, for sharing this recipe. Ang dali lang niya, at in fairness, if you wanna do something or make something na hindi na Pinoy food, Mars, ang konti ng ingredients mo at ang sarap niya, mga Mars. You can try it. It's good. Thanks, Mars! Pero naghahanap pa rin ako ng kanin. Nasaan ang kanin? Usapang kontra! Yan ang bibidin sa ating kwentuhan sa pagbabalik ng... Mars pa more! Welcome back to Mars pa more! Syempre, kasama pa rin natin si Pars Epi at si Pars Martin. At pag-usapan naman natin ang mga kontra moments sa ating buhay na kabida-bida naman dito sa ating Mars Sharing Group. Okay, tatlong tanong lang naman ito na sasagutin natin. First question. Nangyari na ba sa inyo na naiinis kayo dahil palagi kayong kinokontra ng isang tao na yun pala, kaya niya ginagawa yun ay nag-aalala lang pala siya sa inyo. So have you ever experienced that? That there's that one person na feeling mo, parati ka mo kontra, pero yun pala dahil nag-aalala. Concern lang. Concerned citizen lang naman. Ako madalas. Kasi usually yung mga kumukontra sa'yo, yung palaging sinusuway yung mga lahat ng gusto mo, di ba? Usually yun yung mga concern sa'yo. Yeah. Like, diba? Like your mom? Your mom. Number one yan for number sure. Number one yan, nanay ko. Yeah. Yun na nga ako, like for me, I ride a motorcycle. Tuwing sasakay ako sa motor ko, lahat na kumukontra sa akin, huwag ka nagmumotor, ganyan. It's because they don't want, you know, they don't want any YouTube to get hurt. They're already thinking about the worst. Exactly, diba? So lahat ng kumukontra sa'yo, usually meron yung ano, may kadalasan meron yung ano, malapit sa'yo yan, yeah. Mahal sa buhay yan. So, okay. Agree. Okay, I agree. Martin! Ako, same. Kasi parents din, mom and dad. Kasi noon, alala ko, meron kami... Parang feeling ko yung magiging sagot nating lahat eh. Kaya nga eh. At saka yung kay Martin, hindi lang mama, kasama mom si dad. Oo, okay. Both talaga. Kasi noon, kami ng barkada, meron kaming bar business. Na tumagal din 3 years yun. So, di ba pag bar, pag i-entertain mo yung guests, parang, uy, shot ka muna, parang ganyan, para mapa-stay mo sila. So, lagi akong binibili na wag magda-drive kapag iinom. Eh, pero parang sabi ko, ma, hindi nga pwedeng ganun. Kasi syempre mapapashot ka nga minsan na ilang beses ang pinag-aawayan yan. Hanggat sa may time na natuto talaga ako dahil nagkaroon ako sa aksidente. Dahil nakatulog ako dun sa pagda-drive. Sabi ko na nga, ma! Parang talagang natauhan ako na ngayon hindi na ako magda-drive ng... Nakainom. So, ayun. Nalaman ko naman na concern na sila sa akin. Yeah. At may dahilan yung pangunta pag-contra nila. Lalo lang ako doon, gusto ko nagbalikan yung daddy ko kasi. Diba sabi ko, usually mom and dad. Ako, daddy ko naman, bahala ka. Pero pag nagkamali ka na, sabi sa'yo. Oo, ganun sila. May pambawi pa rin, diba? Diba? Ikaw lang eh, diba? Yung makinig sa akin. Pero totoo, kasi ganun yun eh. Parang they know what can typically happen. Parang they don't want to give it a chance na mangyari pa sa'yo. Parang huwag na natin antayin na mangyari pa sa'yo. Please, huwag mo nang gawin to. Correct. Pero some people have to learn the hard way. Exactly. Diba? Tsaka yung iba, ayaw rin naman nating mabuhay na lang dito sa mundo na dala lang ng takon. Mm. And diba? I think, Mars, nakakatulong din yung mga kumukontra kasi parang nababalanse din yung mga decision mo sa buhay. Mm. Na hindi ka naman, lalo na kung mga things like that, at least hindi ka naman parang ratsyada lang ng ratsyada. Someone's holding you back. At least mapapaisip ka na, okay, I will still do this, pero kailangan ko talagang maging maingat kasi may nag-warning na sa akin or may kumontra na dun sa gusto ko. Ikaw ba, Mars? Sino ba yung sa'yo? Siyempre, wala nang iba. Si Mother. Mother dear. Oo, at magte-text pa yan. Kagaya ngayon, kinukontra niya na yung, tama na yung pagda-diet mo.
Kumain ka ng masyado kumain. Ka ng, ano, oo, kumain ka ng kumain. Ka, no? Sabi niya, hindi na maganda. Yung mga ganun, pero I'm sure they all mean well, di ba, okay. Mars? At the end of the day. Yeah. Actually, yun talaga niya. It balances out. Yeah. You're the way you see life. At saka tinatakot ka ng konti. And sometimes we need that. Yung yes. Parang, shucks, oo nga, no? That's also like, yes. There's two ending to kung ano man yung ginagawa of course, natin. Sometimes wag lang sobra. Wag lang sobra, pero enough to warn you to be careful. Yes. Mm-hmm. Parang go ahead and do it, but be careful. Yes. Kasi ayaw mo rin namang umuwi, tapos biglang sasabihin nga na mami mo, oh, anong sinabi ko sa'yo. Oo nga. Ayaw nating marinig yan. Ayaw tama. Nating marinig yan. Eto naman, may mga moments ba na na-feel mo na parang naging kontrabida ka naman sa buhay ng isang tao, ikaw naman ang naging kontra? Same ulit sa parents ulit. Pero syempre, kontrabida ka sa life nila? Ay hindi, pero never ako magiging kontrabida sa parents ko. Pero looking back, parang tingin ko sa sarili ko nung sobrang kontrabida kasi pag teenager ka, 'di ba, parang may part na parang feeling mo Superman ka na parang kaya mong gawin lahat, parang hindi mo na parang ang hirap makaintindi, ang hirap intindihin ng mga sinasabi nila sa'yo kasi ako parang gusto ko na mag-move out, gusto ko na ang dami kong gusto kong gawin sa buhay. You wanna be independent so, and try new things. So may time things. Talaga na parang nagre-rebelde kasi parang feeling mo masyado kang, alam mo yun, parang, shelter. Masyado kang ina-embrace, ganyan. So, dati noon, gusto ko mag-move out. Tapos na-realize ko, yung nag-move out na ako, sabi ko, namimiss ko na rin sa bahay. Ngayon, ako naman yung gusto umuwi, di ba? Tapos ayaw ka na nila pa-uwin. Hindi naman, pero syempre sila, go dito ka na, ganyan. Parang ayun. Okay, ikaw yung kontrabida. Kontrabida ka sa buhay Nino. Let's put it this way. I'm a person who I don't hold back. If I see something wrong, I say it. Okay. I correct it. I mean, naglalakad ako, may nag-aaway na nasa Boracay, naalala ko, ako, may nag-aaway, mag-asawa. Sinampal yung lalaki yung girl. Diba, sabi ko, nakipag-away ako sa lalaki. Kasi bakit, maski na ano, lalaki ka, hindi mo kailangan, inaway ko yung lalaki. So, I'm the type of person that when I see something wrong, I address it and I say something about it. Okay. Even at work. Kaya minsan may mga nagtatampo sa akin. Kasi sinasabi ko, ay mali, oh, yung ilaw niyo, tingnan mo mamaya, masisitahin ni Direk. Sisitahin nga ni Direk. I mean, for me, ako, gusto ko lang mapabilis ang trabaho natin, gawin natin ang tama, yeah. Di ba? I've been in this industry for a long time, yes. So I see things. Alam mo na, things. Gamay mo na. Sinasabi ko na. Yung iba, siyempre, napapaya. Or na-feel bad. Na, kasi siyempre, sila pala yung naglagay ng ilaw doon or something like that. Small things like that, but yun nga, kumbaga ako, I don't want to say taklesa ako. I mean, I can hold my, nare-rendahan ko rin naman ang sarili ko. But when I see something wrong, I address it. Okay. I don't hold back. Okay. Especially kung mali na sa when it concerns ethics. Yes. When it concerns values. Mm-hmm. When it concerns breaking the law. Mm-hmm. Diba? Yon medyo I say something. I speak up. Even if it means having to be the kontrabida. Wala, yeah. Yun na nga. Kumbaga, kaya ako madalas kontrabida. Pero Mars, yun nga eh. Bihira kasi yung may kumukontra kahit may maline. Uh-huh. Kahit like kita na ng lahat na it's already wrong. Yes. So it takes courage also to do that. Diba? Uh-huh. Ako Mars, aminado ako na kontrabida ako minsan sa life ni Drew. At na-realize ko siya kasi, kanwari, there was a time na mag-jowa pa lang kami. Kontrabida ako sa pagkakaroon niya ng tattoo. Parang gusto niyang ayusin. I was like, no, your body is a temple of God. You shouldn't do that to your body. Chuchuchuchu, ang dami kong sinasabi. Nagpatattoo siya, iyak ako. You don't love me. You don't care about, you know, what I have to say. Early for me to realize na, ingit lang pala ako. Gusto ko rin pala yung tattoo. So parang, I think I wanted some sense. I wanted some sense of control over him. Yeah. The same sense of control that my mom has and my parents have over me. So parang I felt like I wanted that kind of control over him. Kasi yun yung parang ibig mong, or yun yung way mo of showing love or accepting love. Yeah, siguro. Mm. Oo. Tapos kahit sa pagmamotor, parang na, don't ride a bike. Yeah, yeah, accident. Eh, ang ending, bibili lang din naman pala ako ng gear ko para makasakay din ako sa kanya. Diba? So parang, the reason why I'm sharing this is because I feel like there might be a lot of Mars out there who don't realize
na nagiging kontrabida sila only because they want some sense of control or because naiingit sila gusto rin nilang makalabas sa mga Mars. Or if you can't beat them, join them. Or Mars, or you're just really being attached to each other because you're together every day. Yung gusto ayoko diba? Ano, so I didn't want to even lahat ng decision nyo is together na eh, diba? Pwede rin, but I really see it. Parang I feeling ko kasi ang ending, sobra kong na-appreciate din naman yung tattoo niya. Yeah. So feeling ko it was that sense of control that I just wanted. As long as that it's not the name of another girl, then you're good. Agree, Pars. Agree. Hindi. Okay. Alright. Kota na tayo sa kwentuhan. Ito, magtag-isa naman tayo ng galing at abilidad sa pagbabalik yan ng Mars for More! But, susulitin na natin ang pagiging mabait ng dalawang ito today dito sa Mars for More. Mga Pars, Epi and Martin, okay, handa pa kayong makipagtag-isa ng galing sa Mars Magaling. Grabe yung tag-isa ng galing. Kala mo naman napakahirap ng gagawin natin. Meron tayo dito, Mars eh. Oh, pero mahirap talaga to ha. Simple lang naman ang game natin. Ito ang Let's Roll In game. Pabilisan lang tayong mahila ang mga cups na yan na puno ng tubig gamit ang toilet paper. So kailangan syempre hindi maputol daw itong toilet paper at maitawid natin dito sa black line, sa finish line. Kapag naputol, Mars, ulit-ulit sa umpisa. Start from the very beginning. Okay, so kami ni Pars Epi. Hindi mo pwedeng inumin muna bago mo i-roll. Hindi, maiinom mo lang pag nakarating na sa harap mo. Okay, sige. Oo. Sa actually player one, siyempre team effort pa rin to. Sa after mong matapos, agad-agad si Marvin. After mong matapos, agad-agad ako. Okay. Teka, I'm nervous. Ano to? Brand X? Tingnan natin kung alin ang mas effective. Mas effective. Brand X o ang? Pampunas, panghugas. Okay, game. Okay. Okay, ready? Ready? Set, go! Okay, Mars. Hey, Mars! Ah, that's so nice! Yay! Okay, thank you very much. Ay. Mars, feeling ko humina na tong toilet paper na yan. Good luck. Go! Haching! Haching! Mars! Ayan, putol! Okay, again, from the top. Okay, galing mo na yan. Okay. Kasi yan, hindi magiging na yan, Mars. Kailangan mo. Okay. Social media accounts or your shows, of course. Spotify. Pars Epi, go ahead. Abangan nyo na lang po yung it's a short film na ginawa ko. It's called Bukal. My debut film na dinirect. Nice. And a music video called Lukso ng Dugo in a website called magkaisaph.com. That's gonna be soon. Abangan nyo. Direk Epi na pala. Direk Epi. Alright. Martin! And of course, yung Voltes 5, abangan nyo kami doon. Ni Kuya Epi. And of course, nandun yung Voltes 5, si Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Mavi Lozano, Radson Flores, and Rafael Landicho. Directed by Direk Mark Reyes. So abangan nyo, guys. Patagal-tagal pa siya, pero pinagaganda pa namin. Worth the wait. And we're very excited. Thank you, mga po! Thanks, Epi! Thank you, Martin! And of course, thank you very much for joining us today, mga Mars. Hanggang sa susunod na chikahan at katuwaan, kita-kit lang dito sa Mars for More!
Yeah. Yung mukha mo, Mars, ha? Don't forget. Game face. Game face. Back. Dito sa Mars. Dito sa Mars.